sanang aking puso. Turuan mong mag-alam sa bawat pagkukuro, lahat ay magkayakap. Buksan ang aming isip, sikatan ng liwanag ng kusang mahatangkilig tungkuli mabana. Buksan ang aming palad, sarili ma ialay. Tuan mong ihahanap kami ng bagong malay. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. A blessed afternoon to all of us. This afternoon, we would like to offer this Holy Eucharist, the highest prayer we can offer to God and to our beloved departed Father Fernando Mortel Suarez. We believe that right now, he is enjoying God's eternal presence. And we, his friends, relatives, brothers and sisters in Christ, we pray that in the power of the Holy Spirit, that we may be all inspired by the life shown to us by our Father. So this moment in time, we would like to be thankful to God for giving us the person of Father Fernando. And for the rest of the life he spent here on earth has been very inspirational for all of us, that we may also continue living a life of holiness. My dear sisters and brothers, let us now acknowledge our sinfulness and so prepare ourselves to celebrate these sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my most grievous fault. Therefore, I ask the Blessed Mary, Ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Let us pray.
Grant, we pray, O Lord, that the soul of Father Fernando Suarez, your servant and priest, whom you honored with sacred office, while he lives in this world, may exult forever in the glorious home of heaven, through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. The first reading, a reading from the Book of Wisdom. The souls of the just are in the hand of God, and no torment shall touch them. They seem, in the view of the foolish, to be dead, and their passing away was thought an affliction, and their going forth from us utter destruction. But they are in peace. For if before men and women indeed they be punished, yet is their hope full of immortality. Chastised a little, they shall be greatly blessed, because God tried them and found them worthy of himself. As gold in the furnace, he proved them, and as sacrificial offerings, he took them to himself. In the time of their visitation, they shall shine and shall dart about as sparks through stubble. They shall judge nations and rule over peoples, and the Lord shall be their king forever. Those who trust in him shall understand truth, and the faithful shall abide with him in love, because grace and mercy are with his holy ones, and his care is with the elect. The word of the Lord. Responsorial Psalm, let our response be, though I walk in the valley of darkness, I fear no evil, for you are with me. Please repeat. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. In green pastures, he gives me repose. Beside restful waters, he leads me. He refreshes my soul. Response. He guides me in the right path for his name's sake, even when I walk in the dark valley. I fear no evil, for you are at my side, with your rod and your staff that give me courage. Response. You spread a table before me in the sight of my foes. You anoint my head with oil, my cup overflows. Response. Only goodness and kindness follow me all the days of my life. I shall dwell in the house of the Lord for years to come. Response. A reading from the letter of Paul to the Romans. Are you unaware that we who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? We were indeed buried with him through baptism into death, so that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might live in witness of life, and if then we have died with Christ, we believe that we shall also live with him. We know that Christ raised from the dead. There is no more, death no longer has power over him. The word of the Lord. The Lord be with you. Proclamation of the Holy Gospel according to St. John.
Martha said to Jesus, "Lord, if you had been here, my brother would not have died. But even now, I know that whatever you ask of God, God will give you." Jesus said to her, "Your brother will rise." Martha said to him, "I know he will rise in the resurrection on the last day." Jesus told her, "I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, even if he dies, will live. And everyone who lives and believes in me will never die. Do you believe this?" She said to him, "Yes, Lord. I have come to believe that you are the Messiah, the Son of God, the one who is coming into the world." My dear brothers and sisters, the gospel of our salvation. Ngalan po ni Father Angel at ni Father Efren. At andito po rin po mga kasama po natin, mga minamahal nating mga obispo at ganoon din po mga kaparian, ang Sandigan Foundation, ang mga madre, sisters, ang MMP Foundation, ang mga kaibigan, at lalo-lalo po ang mahal na ina, Nanay Sina, at ang pamilya ni Father Do. Ganon din po ang buong community ng missionaries Mary Mother of the Poor. Ngayong hapong ito, bagamat po sunod-sunod po ang ating pag-aalay ng ating banal na misa, alang-alang sa ating mahal na yumaong kapatid na si Father Fernando. Malungkot na masaya. Malungkot po dahil alam po natin tayo'y nawalan. Masaya po dahil tayo nagkaroon. Nawalan tayo ng taong kapiling natin na nagpadama sa atin ng tunay na pag-ibig, pagmamahal bilang kapatid, bilang kaibigan, bilang kamag-anak, bilang isang anak, bilang isang ama. Si Father Fernando, tulad ng sinabi ng ilan pang mga homilies na hindi kayang i-describe ng napakaraming salita o kataga ang pagkatao ni Father Fernando. And one of those, ang sinabi ni Father, ng isang pare, na we could describe Father Fernando as shocky. Now, shocky dahil na-shock tayong lahat. Ang aking po namang interpretation kay Father is the embodiment of love. Tulad ng ating paniniwala, Jesus Christ is the embodiment of love during His times. Sa ating kapanahunan, nakita po natin dito sa atin, lalo-lalo sa bansang Pilipinas, sa pagkataon ni Father, ang konkretong ibig sabihin ng pag-ibig at pagmamahal. Alam po natin, lahat tayo may kanya-kanyang karanasan kung paano tayo minahal at paano rin po tayo nagmahal. And yet, ang Diyos nagpahiwatig sa atin na marami pa tayong dapat gawin upang lalo pa tayong magmahal. Sa pamamagitan ng inspirasyon ni Father Fernando Suarez, alam po ninyo, sa pagtitipo na ito, ang Diyos ay laging may mensahe sa ating lahat, regardless of our position in life. Mataas man, mababa, o nasa kalagitnaan, lahat tayo ay meron pong natatanggap na mensahe mula sa Diyos. Sa ating pagtitipon ngayon sa banal na misang ito, unang-una po, nais ng Panginoon, bagama tayo may kanya-kanyang intensyon sa pagdating at pagpunta dito, dahil alam po natin may kanya-kanya tayong karanasan kay Father Fernando, at ang bawat karanasan na narito ay para sa akin ay hindi pwedeng ihambing kahit kanino man, because we have our own unique and special experience with Father, and that is the gift God had given us.
Kaya po sa oras nito, alam po ninyo, sabi nga nila, yung alas tres is the hour of the divine mercy. At ito po yung nalampasan ni Jesus, ang kanyang kamatayan at pagwagian niya ang kamatayan at ang kasalanan. At tayo po ay nagsimula ng alas 4. Ibig sabihin, nasa pagkakataon na tayo upang ating danasin ang muling pagkabuhay sa ating mga puso. For we are called the risen community of Christ. Tayo po ay muling nabuhay kasama ni Kristo at kasama ni Father Fernando sa kanyang muling pagkabuhay sa darating na araw. Diyos pong nakakaalam, at sa kanyang muling pagkabuhay nakasama at kapiling ang Diyos doon sa buhay na walang hanggan, ay isang araw makakapiling din natin siya. Makakapiling din. Hindi po natin saklaw ang panahon ng Diyos. In God's time. In God's time. No, sa bawat isa sa atin, tulad ng sinabi ko, may intensyon. Pero ang Diyos may common denominator na intensyon. Bakit tayo? Bakit pinaintulutan ng Diyos na mangyari ito? No? Ang pagkakataon, maraming magsasabi at nagsabi na napakabata pa ni Father, 52 years old. Ilang araw na lamang magpi-53, bata pa rin. Kasi nga sabi sa aklat ng Ecclesiastes, 70 is all we have, 80 if we are strong, and 90 if we are blessed. Si Father, all of those, hindi nakarating. Pero alam po natin, ayon sa mga kwento at kasabihan, sabi nga nila, maagang kinukuha ni Father ang mga mababait. Ang hindi pa kinukuha ni Father ng Diyos ay binibigyan pa ng chance. We are all given chance by the Lord, by God. Kaya po, gusto tayong palalanan ng Diyos. Isa at una sa mga rason kung bakit tayo tinipon ng Diyos sa pagkakataong ito, sa okasyong ito. Marami ang nagsasabi sa matagal na naming mga nakita at mga na-meet ng mga kaibigan noong unang panahon sa pagdating nila, Father, with the companions of Christ, eh, nakita namin muli sila. Nagsimula kami doon sa Batangas, Monte Maria, Batangas. Ayan po, at sabi, dito pa tayo nagkita-kita. Na? Kasi, kalooban ng Diyos na tayo muling magkita-kita in order for us again to refresh and to be recharged from our faith. Muli nating sasariwain ang mga masasayang panahon at pagkakataong tayong lahat ay magkasama-sama at ito'y ating i-enjoy sa mga pagkakataong ito, hoping that we continue this good and loving relationships with others. Alam po ninyo, yun po, tulad ng sinabi ko, gusto ng Diyos ay palalahanan tayo na lahat ng bagay sa mundo ay may simula at may katapusan. May simula at may katapusan. Sabi nga sa kantang Bisaya Ilonggo, Lumabay-labay nga daw aso, aso pa lamang ang tanan-tanan nga butang sa kalibutan. Ang mga matam isahay, nagapait man ahay, kung sa gihapon ahay, amo pa lamang. So, ibig sabihin mga kapatid, lahat ng bagay keeps on changing. Everything keeps on changing. So, the only permanent thing in this world is change. Everything does change. Napag-aralan po namin sa seminaryo, no? Changing. Pero sana po yung ating changing is a kind of changing na masasabi natin may kenosis, may metanoia, may metamorphosis. Na ibig sabihin, pagbabagong positibo. Positibo
into goodness. Na kahit anong sabihin sa inyo ng ibang tao, kahit pangit ang iparamdam, kahit pangit ang iparinig sa inyo, you still love them. Because you knew that God is love and you follow God. Just and the same thing Father Fernando did in his life. Yun na yun po ang ginawa ni Father. So, lahat ng bagay ay may simula at may katapusan. Kaya nga po, sa unang araw ng ating buhay, tayo po'y pumunta sa simbahan upang ating makasalubong ang Diyos at makasalamuha ang Diyos sa buhay. At sa uling sandali ng ating pananatili sa mundo, ay dadalhin din tayo sa simbahan. Ano pong ibig sabihin? Nung unang mga panahon, tayo dinala sa simbahan, tayo bininyagan. At sa huling sandali, bago tayo lumisan sa mundo at ihatid sa huling hantungan, dadali din tayo sa simbahan. Ibig sabihin, sa Diyos tayo nagmula, sa Diyos tayo babalik. Sa Diyos tayo nagmula, sa Diyos tayo babalik. Kaya, sa pangunguna ni Nanay Sina, sa huling araw, sa pag-atid sa huling hantungan kay Father, ay isa sa uli ni Nanay Sina, kasama po tayong lahat, isa sa uli natin si Father Fernando sa Diyos. Kasi, ika nga sa awiting sino ako, hiram sa Diyos ang aking buhay. Isa sa uli natin si Father. Pangalawang rason kung bakit tayo po tinipon ng Diyos upang alalahanin natin na lahat ng bagay sa mundo ay kumukupas, lumilipas, nagdaraan. Everything passes. Sabi sa mga katagang Italiano, e passerano i cieli, la terra, ma la parola di Dio non passerà mai. Ang langit at lupa ay magdaraan, kukupas at lilipas, ngunit ang salita ng Diyos kailanmay hindi kukupas at lilipas. Bakit po? Hanggat may tao, hanggat may Diyos, may pag-ibig. May pag-ibig. Kaya po, lahat ay lumilipas. Meron pong isang lalaki, ginawa niyang lahat para siya maalala ng kanyang mamahal sa buhay. Kung saan sa niya isinulat ang kanyang pangalan until such time, sabi niya, surrender na siya. Lord, saan ko ba isusulat ang pangalan ko para maalala ko na aking mamahal sa buhay? At ang sagot ng Diyos, sana isinulat mo yung pangalan sa bawat puso ng mga minahal mo sa buhay. And that is the very thing, the very reason why we are here. Those who came and those who will be coming and those who are here right now, na isulat ni Father Fernando Suarez ang kanyang pangalan sa ating mga puso na iukit niya. At ito hindi na mabubura pa sa atin. Naisulat niya ang kanyang pangalan sa ating mga puso. Kaya po, yung pong mag-asawa, alam po ninyo, yung kanilang anak, binawian ng buhay, napakabata pa ng kanilang anak. Walang ginawa sila araw-gabi, umiyak ng umiyak. Hanggang isang gabi na naginip ang tatay doon sa malaking-malaking bulwagan, napakaraming mga bata na naglalaro. They were all wearing white robes at merong mga tangang kandila. Lahat ay nagsasaya. Natuwa ang tatay sa pangitain. Ngunit paglingon niya sa isang sulok, nakita niya isang maliit na bata. At paglingon niya, nakita niya yung bata, tila umiyak, naawa siya, nilapitan niya, hinawakan niya ang balikat ng bata at laking gulat ng ama. Nang makita, ang bata pala ay ang kanyang anak. At ang sabi ng tatay, anak, bakit narinig ka sa isang sulok? Bakit ka naiyak? Bakit ka nag-iisa dyan? Meron kang puting damit, meron kang tangang kandila, pero bakit hindi ka sumasama sa kanila? At sabi ng anak, tay, alam mo ba ang dahilan kung ano? Bakit hindi ako pwedeng sumama? At ang sagot ng tatay, anak, hindi ko alam. At sumagot ang anak, sabi ng anak, tay, hindi ako pwedeng sumama sa mga batang naglalaro at nagsasaya. May puti akong damit, may tangang kandila, pero ako lamang walang ningas ang kandila. Bakit anak, walang ningas ang iyong kandila? Kasi po tay, nay, sa tuwing umnaiyak kayo, nababasa ang ningas ng aking kandila. Kaya hindi ako pwedeng sumama sa kanila. What does it mean? Tulad ng sinabi ko,
sa mga taong naisulat ni Father, at sa lahat sa atin na naisulat ni Father ang kanyang pangalan sa ating mga puso. Sa mga pagkakataon na maalala natin ang mga masasayang araw, napakagandang karanasan with Father, hindi natin namamalayan, unti-unti na lamang nangingilid ang luha sa ating mga mata. Pero, sa totoo lang, parang gustong sabihin ni Father, alam po ninyo, nung nandun kami sa Asian, dasal ng dasal ang mga tita, mga kaibigan, kamag-anak, Sandigan Foundation, and MMP Foundation, mga brothers ng MMP, habang nagdarasal, ay nakita ko po, kahit hindi pa po na make up on si Father, lalong-lalo nang itinransfer siya ng mga taga-heritage mula doon sa Asian, sa higaan ng Asian doon sa last office. Alam po niyo, ang nakita ko kay Father, kahit saan ang gulo ko sa tingnan, transfer-transfer ako kung saan, ang tingin ko sa kanya, mukha, laging nakangiti. Nakangiti, hindi pa naka-make up. Lalong-lalo na po ngayon, nakita po natin nakangiti. There is so much peace. Sabi nga nila, ang taong nagmahal ay magkakamit ng tunay na kapayapaan. At yan ang nakita ko kay Father, sa kanyang paglisan, walang bakas ng kalungkutan, kundi bakas ng kaligayahan. It is joy na ating nakita. Kaya po mga kapatid, si Father Fernando, tulad mo, tulad ko, may mga pagkukulang din. Pero kung tutuusin, tanungin tayo, lalong-lalo tanungin ang kanyang mamahal sa buhay, ang magulang at ang mga anak, kapatid, napakarami at mas maraming kabutihang nagawa si Father. Napakaminimal ng kanyang pagkukulang at pagkakamali bilang isang tao. Because what I have seen from him, simula pa po na nagsimulang Monte Maria sa Batangas, hanggang sa lunga araw na nakita ko po siya, nabibilang sa aking daliri ang mga kahinaang nakita ko sa kanya. Nabibilang, it means to say, napakakaunti. Kaya mga minamahal kong kapatid, it is all for us to reflect na ang buhay pala ay napakaikli lamang. And God is giving us a chance to mend our lives, our broken lives. We are all broken people. And yet, God, with His so much love, tayo po ay Kanyang binuo muli. Dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya, alam po niyo mga minamahal kong kapatid, kung si Father ay biglang tatayo ngayon, ano kaya maging reaction natin? Mabibigla? Matatakot? Matutulala? Does not matter. Does not matter. What matters most, ano ang kanyang gagawin? Alam po natin, He is one of the great healers in these years. Alam po natin, He was one of the great preachers. Alam po natin, He was one also of the great lovers. Pero anong kanyang gagawin pag siya tumayo ngayon? Pwede pong magsasalita siya. Dalawang bagay sa sabi ni Father. Una, since Father Fernando loves so much celebrating the Eucharist, and he believes
the source of His healing power. Kaya siya ginamit ng Diyos ay dahil sa banal na Eucharistia. Then, Father Fernando will tell us and say to all of us, pwede ba magsimba tayo tuwing Linggo? At kung po pwede, palagi. Yun pong sasabihin ni Father. Pangalawa, ang sasabihin ni Father, the last but not the least, pwede ba magmahalan na lang tayo? Pwede ba huwag na lang tayo magsalita ng mga bagay na nakakasakit ng damdamin ng ating kapwa? Sabi nila, many words, many mistakes. Few words, few mistakes. No word, no mistake. Kung alam mo makakasakit ka ng damdamin ng kapwa mo, pwede ba huwag ka na lang magsalita? Si Jesus, He sacrificed His life. He suffered on the cross. Pero ang pinakamasakit kay Jesus, ang mga katagang binigkas laban sa Kanya. Mas masakit pa yun kaysa sa pagpako sa Kanya sa krus. So my dear sisters and brothers, Word is God, because the Word made flesh and dwelt among us. Sana po ang salitang ito, just as I have said in the beginning of my reflection, sabi ko po, Father Fernando is the embodiment of God's love in our times. Sana po tayo rin. Sana po tayo rin. Pwede ba kayong tumingin sa inyong katabi? Huling hirit na po. Ang hindi po tumingin, baka pumalasin ngayong 2020. Pwede po kayong tumingin? Pakisabi naman sa katabi mo, pwede ba magbago ka na? Ayan po. Until finally, I made you laugh and I made you smile. That's what Father Fernando wants. Let's continue smiling at each other. Tumayo po tayong lahat. Brothers and sisters, Jesus Christ is risen from the dead and sits at the right hand of the Father, who intercedes for His church, confident that God hears the voices of those who trust in the Lord Jesus. We join our prayers to His. In every petition, let our response be, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. In baptism, Father Fernando Suarez, receive the light of Christ. Scattered the darkness now and head him all over the waters of death. In your mercy, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. Our brother Fernando Suarez was nourished at the table of our Savior. Welcome him into the halls of the heavenly banquet. We ask you, Lord. Lord, hear our prayer. Many friends and members of our families have gone before us and await the kingdom. Grant them an everlasting home with your Son. We ask, Lord. Lord, hear our prayer. Many people die by violence, war, and famine each day. Show your mercy to those who suffer so unjustly these sins against your love, and gather them to the eternal kingdom of peace. We ask you, Lord. Lord, hear our prayer. The family and friends of Father Fernando Suarez seek comfort and consolation. Heal their pain and dispel the darkness and doubt that come from their grief. We ask you, Lord. Lord, hear our prayer. Lord God, giver of peace and healer of souls, hear the prayers of the Redeemer, Jesus Christ, and the voices of your people.
who lives, whose lives were purchased by the blood of the Lamb. Forgive the sins of all who slept in Christ and grant them a place in your kingdom. We ask through Christ our Lord. Amen. Joy and the pain, I make kingdom yours. It will become for us. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, Lord. I offer my day to you. Lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Pray, my dear friends, that this our sacrifice may be acceptable to God, the Almighty Father. Set the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for good and good of all His holy church. Grant, we pray, Almighty God, that through these holy mysteries, Father Fernando Suarez, your servant and priest, may behold with clarity forever what he faithfully ministered here, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. Lift up your hearts. Let us give thanks to the Lord our God. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, through Christ our Lord. In Him the hope of blessed resurrection is dawned, that those saddened by the certainty of dying might be consoled by the promise of immortality to come. Indeed, for your faithful Lord, life is changed, not ended. And when this earthly dwelling turns to dust, an eternal dwelling is made ready for them in heaven. And so with the angels and archangels, with thrones and dominions, and all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory, as without end we acclaim. Santo, 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 Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and, giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it.
for this is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of faith. Sa krus mo at pagkabuhay, kami lubos mong tunay. Oong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Oong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Therefore, as we celebrate the memorial of His death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world and bring her to the fullness of charity. Together, friends, our Pope, my Lord, we regard the Bishop of this diocese, our Bishop Antonio Palang, and all the clergy. Remember your servant, Father Fernando Suarez, whom you have called from this world to yourself. Grant that he was united with your Son in a death like his. May also be one with him in his resurrection. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, the Mother of God, with Saint Joseph, her most chaste spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we merit to be co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Together as one family, we will now sing the Lord's Prayer. Oh.
Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress as we await the blessed hope and coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you." Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be always with you. As a sign of love to each other, pwede pa pakisabi sa iyong katabi, peace be with you, Mama Mary loves you. Peace be with you. Sisters and brothers, behold the Lamb of God. Behold Him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. May the body and blood of Christ bring us all to everlasting life. Amen. Your heart.
Let us pray. Having received the sacrament of salvation, we implore your kindness, O God, for Father Fernando Suarez, your servant and priest, that as you made him a steward of your mysteries on earth, so you may bring him to be nourished by their truth and reality as unveiled in heaven, through Christ our Lord. Amen. Please all be seated for a while. So, sa ngalan po ng Missionaries Mary, Mother of the Poor, and Mary, Mother of the Poor Foundation, mga kaibigan, lalo-lalo na pamilya ni Father Fernando, we acknowledge the presence of the local ordinary, the Father, the Bishop, Bishop Hubert Milo. Ating pong palakpakan po, siya pong tatay po ng diocese natin dito. Kasama din po si Bishop Palang, ang aming pong tatay, at iba pang mga tatay na nandito. So maraming salamat po sa inyong pong paglalo. God knows everything, at kitang-kita po tayo na Father Fernando. Siya po'y masayang masaya simula pa ng unang araw na nagsimula na magdagsaan po ang ating mga kaibigan at mga mahal para tunghayan at makita po at mapagmasdan at magkaroon ng pagkakataon upang makita si Father Fernando on the last moments. Kaya po tayo lubos nagpapasalamat sa Panginoon. So, thank you so much for all of you sa Missionaries Mary, Mother of the Poor, brothers and sisters, sa ngalan po at ng aming pong congregation po. Salamat din po sa ating pong mga kaobispuhan na narito, mga kaparian na patuloy nakikisa sa pagdiriwang ng banal na misa. Salamat po sa mga laiko sa ating pong MMP Foundation, sa Sandigan International Sandigan Foundation, sa lahat ng mga kaibigan, mga sisters at ang pamilya ni Nanay Sina, ni Father Fernando, at sa lahat na mga tumulong po at nagbibahagi sa pagbabahagi ng kanilang mga biyaya para sa okasyong ito. Salamat po kay Father Efren and Father Angel. At sa inyo po muli, maraming salamat po. Please all rise. The Lord be with you. And may Almighty God bless us all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been served. Let us now go loving and serving one another. Thanks be to God. We will have prayers before we bless the corpse of Father. We will have now the prayer for commendation. For our response will be, receive his soul and present him to God the Most High. Please respond. Saints of God, come to his aid, hasten to meet him. Angels of the Lord, response. Receive his soul and present him to God the Most High. May Christ who called you take it himself, may angels lead you to the bosom of Abraham. Response. Receive his soul and present him to God the Most High. Eternal rest grant to our beloved Father Founder Fernando Suarez, O Lord, may the perpetual light shine upon him. Receive his soul and present him to God the Most High. Into your hands, O Father of mercies, we commend our good, our beloved Father Founder Fernando Suarez, in the sure and certain hope that together with all who have died in Christ, he will rise with you on the last day. We give you thanks for the blessings which you bestow upon our loved one, our beloved Father Fernando, in this life, as the sign to us of your goodness and our fellowship of the saints in Christ. Merciful Lord, turn toward us and listen to our prayers. Open the gates of paradise to your servant and help us who remain to comfort one another with assurance of faith until we all meet in Christ. And now over to you with our beloved Father Fernando. We ask this through Christ our Lord.
Habang po nag-aalay po ng awitin, maaari po mag-bless po pangunguna ni Nanay Sina and the rest of the friends para po mag-bless ng kanyang labi. Okay. Mga tita, pwede na po. Pwede na po magsiyo po. All things work for our good. So sometimes we can't